Kumusta mga kabarangay? Isang mabilis na balita nga lang para sa inyo. Mainit na usap-usapan na naman nga ang di umano'y trade rumors kay Robert Boli o mas kilala sa tawag na Berto. Mula ito sa isang pasabog na binitawan na naman ni Snow Badwa. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pang mga video. Yun na nga mga kabarangay, si Snow ay nagpakawala na naman ng palaisipan about sa latest trade na pwedeng mangyari sa liga. Ito nga ang kanyang latest post kung saan binabanggit niya ang isang crafty point guard ay pwedeng matrade kapalitan ng Bora type na guard. Kung sa pangalawang clue nga lang ay malamang sa malamang, si Bolik nga yan. Kung pagbabasehan nga natin ang very distinguished na bigote ni Berto, ay kahuwig nga talaga niya si Borat na isang fictional character. Pero bakit nga ba si Berto? Sa palagay ko ay sa kadahilan ng nasa Northport na si Jamie Malonzo at talagang nagpapakita ang bata kahit baguhan sa liga. Dagdag pa dito, sa tingin ko ay pwedeng mas nakita ng Northport ang potensyal ni Malonzo considering nga ng kanyang athleticism, mga highlights na dunks at ang kanyang scoring na halos same role at trabaho rin ni Berto. Isa pang rason ay baka dahil sa history ng mga injuries din ni Berto kung saan yung recent niya ay halos na sideline nga siya ng matagal. Ngayong conference, si Berto ay nag-a-average ng 17 points per game, 6.3 rebounds at 6.7 assists per game. Siya nga rin ang nangunguna sa assist department sa lahat ng mga players ngayong conference. Di na masama ang mga numbers na ito para sa kanya. Kumbaga, pampataas ng stock value niya sa trade kung ako ang Northport management. Ngunit kanino nga ba siya pwedeng i-trade? Base nga sa clue ni Snow, ay isa sa mga crafty point guard. Kung totoo nga na farm team ang Northport ng SMB Company, malamang ang tatlong team lang na ito pwede nating pagpilian. Yun ang San Miguel, Ginebra at ang Magnolia. Unahin na natin ang Beerman. Dito, pwedeng si Ross or si Kabagnot ang kapalit. Or pwede ding both. Parehas crafty pero aging na din. Pero hindi nalugi dito ang Northport ha. Kaso mukhang malabo ito kasi nandito na din si Terrence at Perez na same din ang hulma ng laruan ni Berto. Saka kung mangyari man to, wala na diba? Kumbaga, GG na talaga. Parang Gilas players na lahat ng SMB players pag nagkataon. Sunod naman natin ang Barangay Ginebra. Pwede kong sabihin na si Stanley Pringle lang ang crafty na point guard ng Ginebra na pwedeng kapalit ni Berto. Aging na nga din si Stanley Pringle na ngayon ay 34 years old na at minsan ay napapansin na din natin ang kanyang inconsistencies. Pero sa tingin ko, di rin papayag dito Ginebra. Worst comes to worst, pinakamalapit na crafty sa mga guard na pwedeng ibigay ng Ginebra ay si Salado at idagdag na din nila sa package si Enriquez plus future pick. Kung yung trade nga ni Perez from Jeep to SMB pinayagan, bakit ito hindi, di ba? Imagine meron ka ng Berto sa position ng dos, may consistent shooting na kailangan ngayon ng barangay. Ang laking tulong nito sa team pag nagkataon. Pero sa palagay ko ay malabo pa ding mangyari ito. Ang pinakamalapit nga sa clue na trade partner ay ang Magnolia. Tingin ko matagal na din talagang target si Berto ng Magnolia. Kapalit si Gio Halalon at pwede ding isama na din sa package si Melton. Both crafty guard at sa tingin ko din ito ay pinaka fair trade sa tatlong team kung pag nagkataon. Imagine pag natuloy ang trade. Baroka, Berto, Lee, Abueva at Sanggalang. Small ball pero super deadly. I'm not saying na pwede nga itong mangyari pero tingnan nga natin sa mga susunod na mga araw. Yun nga lang mga kabarangay, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay!